Pagkatapos ng tanghalian, kinatok ni Cassandra si Clyde sa kwarto. Nang marinig ang boses ng lalaki, bumilis na naman ang tibok ng puso ng dalaga. Balak mo na lang bang magbilang ng buti kaysa kisame dyan? Wala kang pakialam. Baka hindi ka tumagal sa pagmumukmuk dyan. Lalabas kami ni Chini. Mamamasyal kami, baka gusto mong sumama. Saad ni Clyde. Ayoko. Hindi pa mamasyal ang gusto ko, kundi ang makauwi sa amin. Nanatili si Cassandra ang nakahiga sa kama. Nang bumukas ang pinto, biglang napabangon si Cassandra sa kama. Hindi niya naman talaga inilock yon para hindi na mahirapan si Chini kapag gusto nitong pumasok. In due time, pakakawalan din kita. Pahayag ni Clyde habang simpatikong nakatayo sa hamba ng pintuan. Nakatukod ang isang kamay nito sa haligi ng hamba. Asul na polo shirt ang suot nito na humahakap sa matigas na kalamnan at muscles. Hindi naman ako magsusumbong sa mga Alfonso kung saan mo dinala si Chini eh. Hindi ako ganun kadaling magtiwala. Hindi naman ako dapat madamay sa gulong to. Nagtatrabaho lang ako para lagaan si Chini. Well, maaalis mo. Nadamay ka na. Pagkasabi noon, tumalikod na si Clyde. Nagingit-ngit ang loob na padabog na sinira ulit ni Cassandra ang pinto. Tatakas ako, Clyde Montecalvo. Gagawa ako ng paraan para makatakas dito at makabalik sa amin. Kinahapunan, naisip din ni Cassandra na lumabas ng kwarto. Sumilip siya sa bintana mula sa sala. Nakita niyang paakyat sa puno ng mangga si Clyde habang si Chini naman nakabang sa mahuhulog ng mga mangga. May hawak tong maliit na bilao. Sinusundan niya ng tingin ang bawat galaw ni Clyde habang paakyat sa puno. Halatang buo ang kumpiyansa sa sarili na makikita sa bawat kilos ito. Hindi niya maawat ang sariling hindi humanga sa bawat kilos ng lalaki, but definitely hindi si Clyde ang tipo niyang lalaki. Isang ideal man ang gusto niya at hindi Pinoy kung hindi isang blue-eyed hunk, yung tipong Hollywood star. Hindi katulad ni Clyde na lihis sa tama ang buhay at may kasamaan. Ang gusto kong guy yung may pagmamalaki ko sa parents ko at mga kaibigan. Naka-ismed na sabi ni Cassandra sa isip. Inalis niya ang tingin kay Clyde para buharahin ang paghanga rito. Mahulog ka sana. Para kapag napilayan ka, makakalis ako dito nang di mo mahahabol. Sabi ni Cassandra sa sarili. Tawa ng tawa sa Chini kapag hindi natatapat sa damit itong pansalo ang mga mangga. Masayang masaya ang mag-ama. Maya-maya ay binatong isang mangga ni Clyde. Bumagsak yon malapit sa kanya. Bilang reaksyon, padabog na sinara ni Cassandra ang bintana at bumalik sa kama. Maya't mayang kinakatok din na Clyde at Chini si Cassandra at tinutuloy niyang kwarto para sa hapunan pero hindi siya lumalabas. Panay lang ang sagot niya na ayaw kumain. Wala siyang balak na mag-hunger strike. Gusto lang niyang konsensyahin si Clyde para payagan na siyang makauwi. Pero maya-maya nagulat si Cassandra nang maramdaman na may tao sa bintana. Napapitlag pa siya na makita si Clyde doon. Anong ginagawa mo dyan? Bakit sumampa ka dyan? Para buksan ang pinto at tinahin ka pupunta sa dining table. Hindi uubra sa akin ang mga drama mong yan. Kailangan kumain ka. Teka nga. Naniningkit ang mga matang hinarap ng dalaga ang lalaki na nakababa na mula sa pasamano ng bintana. Ano bang akala mo sa sarili mo, Diyos? At kung anong gusto mo, yun ang dapat mangyari? Sa iyo akong kumain eh, ano bang pakialam mo? Nasa poder kita. Kung ano't ano man ang mangyayari sa iyo'y pananagutan ko. Wika ni Clyde. Ganoon naman pala eh. Bakit hindi mo pa ako pabayaang makaalis? Hindi ba sinabi ko sa iyo in due time, pababayaan na kita na bumalik sa inyo? Ipapahatid pa kita. Mainit pa ang sitwasyon ngayon. Sa bawat galaw ko, hindi malayong madamay ka. Kaya mabuti pa kumain ka na. Nag-aanala pati si Chini. Hindi ako nagugutom. Nakasimangot ni Cassandra ang sagot. Hindi sa tinatakot kita. Pero masama akong magalit, Cassandra. May devilish smile na gumuhit sa mga labi ni Clyde. Nang hahalik ako. Muli na naman siyang napanunok. Kapag sinasabi nito yon, bumibilis ang tibok ng puso niya. Bakit ba palagi mo nalang ipinananakot na hahalikan mo ko? Anong akala mo sa akin? Takot sa halik? Tinapatan ng dalaga ang palanakot nito. You look young and innocent. Parang masarap paglaruan. Ilang taon ka na nga? Hindi ako kasing inosente nang inaakala mo. Oh really? Hindi sigurado si Cassandra kung nakakaloko o nangaakit ang pagkakangiti ni Clyde. Nakatayo ito na pasandal sa pasamano habang nakahalokip-kip ang mga braso nito sa dibdib. But you look like one. Sa unang tingin ko pa lang, I can say whether a woman is experienced or not. At alam mo kung anong tingin ko sa'yo? Mukhang hindi ka pa nahahalikan sa mga labi. Well, nasira sa akin ang galing mong kumalit sa isang babae. I'm already 20. At 15, my boyfriend na ako.
kaya hindi ako po pwedeng paglaruan. Pahiya ka, no? Inalas ni Clyde ang pagkakahalukip-kip. Humakba ang papalapit sa kanya. Hindi kumilos si Cassandra sa kinatatayuan. Kahit halos mapugtong hininga niya sa bilis ng tibok ng kanyang puso, sinikap niyang hindi mahalata iyon. Let me see. Inilapit ni Clyde ang mukha nito sa kanya. Dinig ni Cassandra ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Halos mapapikit siya na malangha pamabangong hininga ng lalaki. He was rude, pero nakapagtatakang para napakasarap makulong sa mga bisig nito. Habang palapit ng palapit sa kanya ang mga labi ni Clyde, pabilis naman ang pabilis ang tibok ng puso niya. Natataranta na ang puso ni Cassandra. Ano ang gagawin niya kung talagang hahalikan siya ni Clyde? Sa totoo lang, never been kissed pa siya. Bukod sa wala pa naging seryosong boyfriend dahil sa katarayan niya, hindi nakaporma ang kahit sinong lalaki para mahalikan siya. Si Gary lang ang nakakalapit sa kanya. Gahibla na lang ang layo ng mga labi ni Clyde sa mga labi niya na magsalita siya. Sinuswerte ka, Mr. Montecalvo. Mataray na sabi niya habang nakatingala sa mukha nito. Boyfriend ko lang ang binibigyan ko ng karapatan na humalik sa akin at hindi kita type maging boyfriend, no? Tinulak ni Cassandra ang mukha nito at sa isang mabilis sa pagpihit ay nakatalikod na siya. Humakbang siya papunta sa tabi ng bintana. Kumain ka na. Humakbang na si Clyde palabas ng pinto pero muli siya nitong nilingon. Ano? Hindi ka pa rin ba pupunta? Susunod sa dining table? Susunod na po. Naiinis niyang sagot na hindi tumitingin dito. Na makalabas si Clyde ng kwarto at sakalang bumalik sa normal ang paghinga ni Cassandra. Pero bakit parang nalalanghap pa rin niya mabangong hininga nito? Bakit naramdaman pa rin niyang halos pagdikit ng mga labi nito sa kanyang mga labi? At bakit di naman yata talaga inis ang nararamdaman niya para sa lalaki, kundi panghihinayang sa halik na hindi natuloy? Pagkatapos kumain, nakipaglaro kay Cassandra si Chinny sa tinutuloyan niyang kwarto habang nag-uusap si na Clyde at Tata Senyong sa balkonahe. Ang larong jackstone ang pinagdibangan nila dahil yun lang naman ang pwede nilang laruin. Hanggang sa makatulog na sa kama niya si Chinny. Nawala na naman ang normal na tibok ng puso ni Cassandra nang kumatok si Clyde. Huwag kang mag-alala, kukunin ko lamang naman si Chinny. Sabi nito na mapagbuksan siya. Tulog na siya. Bakit hindi mo nalang siya hayaang matulog dito sa tabi ko? Sa akin siya tumatabi sa pagtulog. Baka hanapin niya na naman ako kapag nagising siya ng ating gabi. Isa pa, na-miss ko na rin ang anak ko. Gusto kong makabawi. Maingat na nitong pinangko si Chinny mula sa kama. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya habang nandoon siya sa poder ng mga Alfonso. Baling ni Clyde sa kanya bago tuloy ang lumabas ng pinto. Magpahinga ka na. Good night. Hindi na nga sumagot pa si Cassandra. Wala pa rin siya sa mood na makipagkaibigan sa lalaki. May pinaplano siya. Bukas na madaling araw, tatakas siya. Hindi halos makatulog si Cassandra nang gabing iyon. Gusto niyang magising bago kumalat ang liwanag. Kailangan makatakas siya bago magising si Clyde o si Tata Senyong. Pero hindi lang yun ang dahilan kung ba't parang ayaw magpahinga ng isip niya. She was disturbed by the overpowering appeal of Clyde. Pakiramdam niya na iwan pa sa kwartong iyon ang natural masculine fragrance at very intimidating presence nito. No way! Hindi na ako dapat na magka-crush pa sa kanya? Hindi pa rin na dapat makalimutang miyembro siya ng isang mapanganib na sindikato. Binabantay lang niya ang paglipas ng mga oras para magising siya na madaling araw. Alas 4:30 na madaling araw, bumangon na si Cassandra. Maingat siyang namabas ng kwarto at nakiramdam. Sinisigurado niyang wala pang gising? Na makasiguro buong ingat din siya na lumabas ng bahay. Sa pinto ng may kusina siya nagdaan dahil nasa balkonahe siya ni Tata Senyong. Nang makalabas, mabilis sa mga hakbang na pumunta siya sa entrance ng farm. Alam niyang malayo-layo ang lalakarin para makalabas ng farm kaya wala na siyang lingon-lingon. Pero nakakatakot pa rin ang dilim sa paligid. Mabuti na lang at nahagilap ng kanyang mga mata ang maliit na flashlight kanina. Pero mukhang paubos na ang battery noon. Malakas ang kaba ni Cassandra habang palayo ng bahay. Malapit na kaya ako sa may gate? Lakad takbo na ang ginawa niya para marating kaagad ang gate. Malamang sa mga oras na to may balita na sa pagkakakidnap sa amin ni Chinny. Ano na kayang nangyari kina Tata Thomas at Manang Lucia? Patay na kaya sila? Bago pa makalabas ng farm ni Cassandra, malabong malabo ng ilaw na ibinibigay ng flashlight. Madilim pa naman ang paligid ng farm.
Halos wala siyang maaninag. Hindi niya nakita ang daraan na may barbed wire na mababa. Napatid siya roon. Napaaray dahil tumama sa nakausting alambre ang kaliwang binti niya. Napaluhod na lamang siya. Ano ba kasi itong napasukan ko eh? Kung hindi ko naman ito gagawin, hindi ko alam kung kailan ako pakakawala ni Clyde. Baka takihin ang nanay ko sa puso dahil sa pag-aalala sa akin at pagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Alam ni Cassandra na nasugatan ang kaliwang binti. Naramdaman niya ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang sugat, pero hindi pa rin siya tumigil. Kailangan niyang magpatuloy para makalabas ng compound na iyon. Alam niyang malapit na siya sa bukana ng farm, kaya kahit may kirot pang nararamdaman sa kaliwang binti, tumango siya at tumuloy sa paglalakad. Hinihingal siya nang sa wakas ay matanaw na ang puting gate. Ay, salamat. Sa wakas, makakalabas na ako. Pinagpapasalamat niyang walang bantay sa bukana ng farm. Nang makalabas, nakahinga na maluwag si Cassandra. Nilingon niya ang pinanggalingan. Hindi na niya matansya kung gano'ng kahaba ang nilakad niya dahil sa kadiliman. May kung anong panghinayang siyang nakapasa dibdib. Hindi niya alam kung nalulungkot siyang malayo kay Chini na agad niyang minahal sa loob ng 2 linggo niyang nakasama, o parang si Clyde ang pinanghihinayangan niyang mawala sa kanyang paningin. Nagpatuloy si Cassandra sa paglalakad kahit na kumirot ang sugat niya sa binti. Ang problema lang niya ang masasakyan. Paano siya makakalayo sa lugar na yon kung wala yatang dumara ang sasakyan? Bahala na sa loob-loob niya. Sana naman may maligaw kahit private vehicle, kahit pang deliver ng gulay. Makarating lang ako sa baybayin at makasakay ng bangka para makaalis sa islang to. Para namang sagot sa panalangin ni Cassandra nang may natanaw siyang ilaw na para nagmumula sa isang sasakyan na kasalubong niya. May sasakyan! Ay, salamat! Inintay niyang makalapit iyon ng kaunti. Pagkatapos may kumuway-kaway siya nang mapansin. Goodbye, Clyde Montecalvo. Bago patuloy ang mahulog ang loob ko sa iyo, kailangan makauwi na ako sa amin. Agad namang huminto sa tapat niya ang sasakyan. Hindi niya na sinilip ang mga sakay noon. Ang malinaw sa kanya ay sa iyong Ford Fiera. Hindi na nagdalawang isip pa si Cassandra na sumakay sa unahan dahil wala namang harang ang pinto niyon. Pangkaso ah, sabi niya sa driver. Nakapo na siya sa front seat nang makitang mabuti ang mukha nito. Muntik niya ng malulon agad ang dila dahil sa tinday ng pagkabigla. Where do you think you're going? Salubong ang kilay na tanong ni Clyde na parang pinipigil lamang ang galit. Ang lakas ng loob mong umalis ng bahay sa ganitong oras? Magkapahalong pagkapahiya at pagkainis ang naramdaman ni Cassandra nang matuklasang sa kamay din pala nito siya babagsak. Nang lumingon siya ay nakita niya sa backseat si Tata Senyong. Umakma siyang muling bababa ng Ford Fiera pero mabilis siyang napigil ni Clyde sa balikat. You are not going anywhere, Cassandra. Gusto ko nang umuwi, kaya pabayaan mo na ako, pwede ba? Nanghihimagsik ang kaloobang sabi niya. Okay, uuwi na tayo, sabi ni Clyde at saka muling pinaharurot ang sasakyan. Hindi na siya kumibo dahil alam niyang wala rin namang magagawa. Mabuti na lang pala't naisip naman ni Tata Senyong na mamili ng maaga sa Aplaya. Kung nagkataon nakalayo ka na, baka hindi mo naisip na tumakas. Iniwan pa si Chin nag-iisa sa bahay? Hindi ko naman alam, nawala din kayo eh. Tsaka sinabi ko na yung gusto ko nang umuwi. Narinig ni Cassandra ang pagpuntong hininga ni Clyde. Naramdaman niya na nagarit ito sa ginawa niya. Mas natatakot ka ba sa akin kaysa pangalim na susuungin mo pag alis mo sa farm? Baka kasi nag-aano na ng parents ko. Kung yun lang ang problema mo, may sinabi na ngang solusyon si Rick. Ibigay mo lang sa akin ang address ng isa sa mga trusted friends mo para magpadala tayo ng sulat na nagsasabing safe ka at hindi sila dapat mag-alala. Siya na magpaparating sa parents. Napahinto si Clyde sa pagsasalita nang hindi sinasadyang bumaba ang tingin nito sa kanyang binti at napansin ang dugo roon. Ano nangyari dyan? Agad gumuhit ang pag-aalala sa mukha nito. Nasabit sa barbed wire. Kawawang barbed wire. Nananahimik eh. Sukat binunggo mo? Nagsalubong ang kilay ni Cassandra sa narinig. Nasugatan na nga ako, inaasar mo pa? Inirapan niya to. Kung bakit pa kasi nag-apply pa ako na yaya ni Chini eh. Walang kasalanan ang anak ko dito. Huwag mo siyang sisihin. Napansin niyang sensitive si Clyde kapag tungkol kay Chini. Hindi ko naman sinisisi si Chini, paliwanag niya. Ang sinisisi ko ay ang sarili ko dahil sa ambisyon ko ay naipit ako sa sitwasyong to. Yan ang napapala ng matitigas ang ulo. Paninisig ni Clyde na makabalik sila sa bahay.
Agad itong hinarap ang paglilinis at paggagamot sa sugat niya. Kung hindi ka namin nakita, malamang na hindi lang yan ang inabot mo. Mabait ang tao dito sa East Clyde. Sabat ni Tita Senyang na nagtitimpla ng kape. Kinuha ni Clyde ang alcohol, binuhusan ang sugat niya. Ouch! Dahil sa naramdamang hapde, naitulak ni Cassandra ang kamay ito. Hindi niya alam kung napapiksi siya dahil sa hapding epekto ng alcohol sa sugat niya o dahil sa epekto ng pagkakadikit ng kamay nito sa kanyang binti. Ikaw ang naghanap niyan, kaya magtiis ka sa sakit. Huwag mo na akong sisihin, pwede? Inirapan niya ang lalaki. Okay, huwag kang malikot para magamot ko ang sugat mo. Anito? Ako na, awat niya. Mahihirapan ka lang, kaya ako na. Maotoridad na giit ni Clyde. Hinayaan na lang ni Cassandra si Clyde kahit na sa totoo lang para siyang natetend sa pagkakayoko nito sa kanyang binti. Hindi na nga niya ito naawat sa paglilinis ng sugat niya. Kung tutuusin, ikaw may kasalanan nito eh. Palinisin niya. Sino bang tumatakas? Para kang inmate na gustong makalaya mula sa bilibid. Hindi ka man tinatratong bilanggo dito ah. Bakit hindi mo maiisip na umuwi? Eh wala man lang akong pamalit sa suot ko. Kaya hindi mo ako pwedeng pagtagalin dito? Malaking problema na ba yan sa'yo? Hindi ba malaking problema yon? Hindi ko alam kung paano mo ako katagal dito itatago. Tapos niwala akong dalang damit? Okay, mamaya, ipapamili kita ng damit. Kung ahayaan mo lang akong makaalis ng islang to, hindi mo na kailangan gawin pa yon. Mas gusto kong umuwi kaysa mga damit na bibilhin mo. Hindi na siya sinagot ni Clyde. Sa halip, tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Ngayon ko lang napansin, you have a pair of beautiful legs. Sabi nito habang malagkit ang pagkakatitig sa kanya. Napalunok si Cassandra, lalo na nang maramdamang nakalapat ang kamay nito sa kaliwang binti niya. Parang may mataas na boltahe ng kuryente na nanulay mula sa kamay nito papunta sa kanyang mga ugat. Anong meron sa lalaking to? At ganito na lang epekto sa akin ang simpleng pagdirikit ng mga balat namin. Pero dahil sa katigasan ng ulo mo, magkakapeklat ka sa unblemished legs mo. Inilayo niya ang binti. Salamat, Dr. Kwakwak. Patuloy ang sabi ni Cassandra at saka pumasok na sa tinutuloyang kwarto. Naalimpungatan si Cassandra ng katukin siya ni Chini bandang alas 9 ng umaga. Di niya namalayan, tinalo siya ng antok kaya nakatulog. Masakit pa ba ang legs mo, Yaya Cassandra? Tanong nitong nakatingin sa kaliwang binti niyang may plastic strip. Hindi na, nakangiting sagot niya. Tumaas ang isang kilay niya na makitang may dalaytong plastic bag. Inabot ito yon sa kanya. Ano to? Tanong niya habang pabalik sa kama. Nakasunod ang bata sa kanya. Mga dress mo daw, sabi ni Daddy. Sa pagkakataon yon, dalawang kilina ni Cassandra ang tumaas. Tinotoo ni Clyde ang sinabing ipamimili siya ng mga damit. Isa-isa niyang nilabas ang mga laman ng plastic bag. 5 pirasong t-shirt at 3 pirasong palda. Napangiti siya dahil tamang sukat ng mga yon. May kasama ring toothbrush, toothpaste, bath soap, shampoo at hairbrush. Hindi kaya lihim niya akong pinagmamastan kaya nakuha niya ang tamang size ko? O baka naman sanay talaga siyang mamili ng gamit ng babae dahil madalas siyang mangtangay ng babae. Mukhang balak talaga akong pagtagalin ng tatay mo dito ha. Sabi niya kay Chini na mukhang di naman naintindihan ang sinabi niya. Ang problema naman ngayon ni Cassandra ang susuoteng underwear. Mabuti kami nabibilang disposable panties sa lugar na yon. Bago pa siya mamroblema, muling bumukas ang pinto at niluwa si Clyde. Ito pa nga pala ang kasama sa mga binili kong personal things mo. Inihagis itong isa pang maliit na bag. Sana tama ang size. Dagdag pa nitong nakangiti na makahulugan. Isang pilyang sulyap din ang binato nito bago muling kinabig pa sarang pinto. Nang ilabas ni Cassandra ang mga laman ng plastic bag, nakaramdam siya na magkahalong inis at pagkapahiya kay Clyde dahil 4 na tela ng bikini ang laman noon at puro itim. Ang walang hiyang yon. Kaya pala nakangisi ng ganon. Mahinang sabi niya. Maya-maya ay muli niyang narinig ang mga yabag ni Clyde palapit sa pinto. Bigla niyang inupuan ang mga bikining nakakalat sa mesa. Lumalamig ng breakfast, Miss Jeannie. Come on. Tingnan mo ang mga nakuhang star apple ni Tata Senyong. Favorite mong star apple, hindi ba? Star apple? Wow! Patakbong lumapit dito ang bata. Pakiramdam ni Cassandra na mumula siya sa hiya. I hope they fit you. Pasensya ka na sa kulay. I like women who wear black bikini. Sabi nitong pilyo ang pagkakataas sa isang sulok ng mga labi. Lalo siyang nag-blush kasabay ng pag-iinit
ng mukha dahil sa pagkapikon. Kuneho, naiinis niyang sabi, tsaka ito binato ng bath soap. Pero mabilis nakabig ni Clyde pasarang pinto, sa dahon na noon tumama ang sabon. Matagal na nagkulong sa kwarto si Cassandra.